Narito ng pinakamainit na balita ngayong tanghali. Dalawang piloto ng Philippine Navy patay sa bumagsak na training chopper sa Cavite City. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba sa 3.5% nitong Pebrero. Pangulong Bongbong Marcos nasa Washington DC na para sa trilateral summit kasama ang Japan at Estados Unidos. Today in Metro, nasa 500 pamilya na wala ng bahay sa sunog sa Tondo. Sa MDC-TV correspondents, tindahang pagmamay-ari ng pulis pinagnakawan suspect arestado sa Alaminos, Pangasinan. Sa MDC-TV Sports, UST Golden Tigresses muling nakuha ang top spot. NU na-sweep ang Ateneo. At sa Showbiz Spotted, Janela Salvador humingi ng tawad matapos ma-postpone ang kanyang concert dahil sa umano'y unforeseen circumstances. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, patay ang dalawang piloto ng Philippine Navy matapos mag-crash ang kanilang sinasakyan training chopper sa lungsod ng Cavite. Ayon kay Commander John Alcos, tagapagsalita ng Philippine Navy, temporarily grounded ang mga katulad na training choppers habang iniimbestigahan pa ang naging sanhi ng malagim na insidente. Narito ang ulat. Patay ang dalawang tauhan ng Philippine Navy matapos mag-crash ang sinasakyan nilang training chopper malapit sa Cavite City Public Market kaninang umaga. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, parehong isinugod sa magkahiwalay na paggamutan ng dalawang piloto pero binawiam din ang buhay. Nabatid na galing Sangli Point ng Robinson R-22 aircraft ng hukbong dagat nang mag-emergency landing ito dakong 6:45 a.m. Isinugod pa ng mga responding tauhan ng Philippine Fleet at Naval Air Wing ang dalawang piloto nito sa Cavite Medical Hospital at Bautista Hospital pero nalagutan din ang hininga bago mag-alas 8 ng umaga. Sa report ni Commander John Alcos, tagapagsalita ng Philippine Navy, temporarily grounded ang mga katulad ng training chopper habang nagpapatuloy ang malalimang investigasyon sa insidente. Iginiit ni Alcos na regular ang pagsalang ng kanilang mga sasakyan sa inspection at maintenance activities para matiyak ang kapabilidad ng mga ito para magsahing papawid. Sa kabila nito, siniguro ng hukbong dagat ng Pilipinas ang pagsilip sa kaso habang nakikipag-ugnayan na rin ang mga ito sa pamilya ng mga nasawi. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Nahatak na ang bumagsak na Navy training chopper sa lungsod ng Cavite. Nasaksiyan naman ang ilang residente ang tila pagpugak-pugak umano nitong sasakyan ilang sandali bago sumabit sa puno at bumagsak sa lupa. Ang kanilang mga pahayag tutukan sa report ni Noche Cacas. Tinanggal na ang parte-parte ng trainer helicopter na sinasabing nag-emergency landing sa likuran ng Cavite City Public Market sa lalawigan ng Cavite. Ang pera-perasong Robinson R-22 helicopter ay isinakay kanina ng malaking truck ng Philippine Navy. Ang pilot nito at isang pasahero na dala pa sa ospital pero dead on arrival sa assessment ng attending physician. Ayon sa ilang residente sa Barangay 57, bigla na lang sila nakarinig ng kalabog. Pagtingin nila, nakita na agad nila ang lasog-lasog na helicopter. Ayon pa sa ilang residente, sa itaas pa lang nakita nila ang helicopter na pagewang-gewang at narinig nila ang papugak-pugak. Pakinggan natin ang ilang residente. Ano na po namin, bumaksak na po siya. Bigla na po kami nagsitakbuhan lahat. Paglapit po namin, yung isang ahoy nakita po namin, wala na po pag-asa talaga. Pero yung isa pong babae, nakita pa po namin nagtaas ng kamay at parang buhay pa po. Tapos yung may dumating pong mga rescue, nag-aantay pa po sila ng mga mag-ID pa po nila yung nasa kaso. Kasi po may inaantay pa pong pinaka-Philippine Navy po yan.
Nasa simbahan pa lang po yung helicopter. Nagewang-gewang na po sila. Parang nag-rush na po yung makina nila. Hanggang sa po, pagdating po dito sa may Palengke, yung malaking puno po, para sumanggi po yata sila dun sa bahay, nag-rush na po sila. Baga hindi na po nila nakayanan yung helicopter. Samantala, hindi pa tukoy ang sanhi ng pagbagsak at patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Para sa MBC TV Network News, ako si Nochika, kasama-sama tayo, Pilipino. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Pebrero ngayong taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa 3.5% ang unemployment rate mula sa 4.5% nito lamang Enero. Katumbas ito ng 1.80 million ng mga Pilipino na walang trabaho noong Pebrero mula sa 2.15 million noong Enero. Tumaas naman ang employment rate sa 96.5% o katumbas ng 48.95 million na mga Pilipinong may trabaho. Sa ibang balita, kontrobersyal ang sasakyang may plakang 7. Na isa sa mga nahuling dumaan na naman sa EDSA busway kaninang umaga. Ito'y matapos takasan ng driver nito at maging ng sinasabing o posibleng mambabatas na sakay ng nasabing sakyan ang mga tauhan ng saik sa bahagi ng EDSA Mandaluyong. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Target ipatawag ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa visa na kapangyarihan ng Land Transportation Office ang may-ari ng sasakyang may plakang 7 matapos itong mahuli sa EDSA busway sa Mandaluyong City kaninang umaga. Ito'y makaraang kumaripas papalayo ang itim na Land Cruiser at iwan ang lisensya ng driver nitong ibinigay sa mga pumaramtauhan ng SAIC sa northbound lane ng carousel. Hindi nakilala ng mga nanitang puwersa ng SAIC maging ng mga tauhan ng media gaya ng DZRH News kung sinong senador ang may-ari ng pasaway na sasakyan o kung sakay nga ba nito ang mambabatas. Nakabuntot ang Land Cruiser sa dalawang convoy ng Philippine National Police na tinikitan din ng SAIC pero todo tanggi nakasama nila ang nakasiyete. Bukod sa tatlo, una nang nahuli ng SAIC ang isang sasakyan ng PNP na sakay umano isang nagpakilalang kaanak ng pulis at isang tauhan din ng PNP na dumaan sa busway gamit ang isang private vehicle. Hindi bababa sa 6 na sasakyan ang nasita at natikitan ng operatiba mula Department of Transportation sa bahaging ito ng EDSA Mandaluyong kaninang umaga. Ngayong araw ng balik trabaho, mula sa long weekend hanggang kahapon, kabilang dito ang 4 na kabuuang sasakyang konektado sa PNP, isang nakasiyete at isang motorsiklo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Abiso po sa mga commuter. Muling nagkasa ang grupong manibela ng nationwide transport strike na mangyayari simula sa susunod na linggo, araw ng Lunes. Ito'y bilang pagtugon ng grupo sa nalalapit na pagtatapos ng palugit na ibinigay ng gobyerno sa mga tsuper na bumuo o sumali sa mga kooperatiba bilang bahagi ng PUV Modernization Program. Ang buong detalye, ihahatid ni Val Gonzalez. Muling nagkasa ng anilay malawakang transport strike ang grupong manibela simula sa araw ng Lunes, Abril 15. Ito ang inanunsyo ni Mar Balbuena ng Manibela sa isang press conference na isinagawa dito sa Quezon City. Ang aksyon ng grupo ay kasunod ng nalalapit na April 30 deadline para sa consolidation sa pamamagitan ng pagbuo at pagsali sa kooperatiba ng mga operator at tsuper ng jeepney. Sabi ni Valbuena, hindi lamang dito sa Metro Manila ang sentro ng kanilang transport strike, kundi sa iba pang lugar sa bansa, kasama rin aniyang iba pang transport group dito. Una nang inihayag ni LTFRB Chairman Chopilo Guadis III na wala nang plano pang i-extend ang ilang beses ng pinalawig na deadline para dito bilang bahagi ng nagpapatuloy na Transport Modernization Program ng pamahalaan na sa panig ng regulatory agency, kahit araw pa ng Sabado ay bubuksan ng LTFRB-NCR ang kanilang mga tanggapan dito sa Metro Manila hanggang katapusan ng buwan. Ito ay para tanggapin ang mga tsuper at operator na maghahabol sa April 30 deadline for consolidation. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakalapag na sa Washington, D.C. si Pangulong Bongbong Marcos para sa Trilateral Summit kasama ang mga pinuno ng Japan at Amerika.
Ayon sa Presidente, ang pagpupulong ay katuloy ng mga naunan nilang talakayan ng iba pang mga leader sa Indonesia noong Setyembre na inaasahang si Sentro sa pagpapalakas ng economic at maritime cooperation maging sa usapin ng infrastruktura, semiconductors at cybersecurity. Narito ang report ni Leth Narciso. Mag-aalas 8 ng gabi oras sa Amerika nang lumapag ang eroplanong sinakyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Joint Base Andrews sa Maryland, USA. Ayon sa Presidential Communications Office, sinalubong ang Pangulo ng US officials at mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos. Nasa Washington, D.C. si Pangulong Marcos kasama ang mga miyembro ng Philippine Delegation para sa trilateral meeting nila ni na US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Layo ng trilateral summit na lalo pang mapalakas ang economic at maritime cooperation ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Bago lumipad kahapon, binanggit ni PBBM na ang pagpupulong na ito ay karugtong ng nauna ng meetings sa pagitan niya at ni na Prime Minister Fumio at US Vice President Kamala Harris sa Jakarta, Indonesia noong Setyembre ng nakaraang taon. Pakay rin ng Presidente na isulong ang kooperasyon sa iba't ibang larangan gaya ng infrastruktura, semiconductors, digitalization at cybersecurity. Kasama sa schedule ni Pangulong Marcos, ang hiwalay na bilateral meeting kay President Biden bukod pa sa pakikipagpulong sa business leaders sa Amerika para imbitahan ang mga ito na mamuhunan sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng volleyball, balik top spot ang UST Golden Tigresses matapos itong talunin ng UP sa 4-set match at NU Lady Bulldogs na sweep ang Ateneo para unti-unting makuha ang Final Four twice to beat advantage. Ang detalye sa naging laro tutukan sa report na ito. Pinatumba ng UST Golden Tigresses ang UP Fighting Maroons sa isang 4-set match para muling makuha ang top spot sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Dominanteng performance ang ipinakita ng Spanya-based squad sa first two sets ng laro with 25-14 and 25-13. Pero pagdating sa third set, umabot sa 28-30 ang score with UP taking the advantage. Sa kabila nito, hindi na hinayaan pa ng UST na magkaroon ng decider fifth set at tinapos na agad ang laro sa fourth at 25-15. At sa kabila ng absence ng isa sa star player nito na si Angge Poyos, muling umangat ang UST sa top spot with 10-1 record. Stepping up for the squad, parehong nakapagtala ng 24 points sina Jonah Perdido at Reg Jurado. Samantala, na-sweep naman ang NU Lady Bulldogs ang Ateneo, extending their win streak to 4. Pinangunahan ni Alyssa Solomon ang NU squad with 23 points on 19 attacks and 4 aces to secure a 9-2 standing. Kasalukuyang nasa top spot ang UST na sinundan ng defending champions LaSalle with 9-1 record at pumangatlo ang NU. Sa aking pagbabalik, World Athletics, kauna-unahang sport na magbibigay ng prize money sa Olympic Games. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Ayuda para sa transport sector, tiniyak sa harap ng tumataas na presyo ng petrolyo. Alternative working arrangements sa adjusted working hours sa Metro Manila LGU, pinag-aaralan ayon sa MMDA. Sa MBC TV Sports World Athletics, kauna-unahang sport na magbibigay ng Olympic prize money. At sa Showbiz Parted, Janela Salvador humingi ng tawad matapos mapostpone ang kanyang concert dahil sa umano'y unforeseen circumstances. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tiniyak ni Congressman Luis Campos Jr. ang ayuda para sa transport sector sa harap ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Kabilang umano sa mga makikinabang sa inilaang 2.5 billion pesos na subsidiya ay mga driver ng tricycle, ride-hailing applications at delivery services. Ang buong detalye sa report ni Milky Rigunan.
May ayuda na matatanggap ang mga public transport drivers para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Congressman Luis Campos Jr., Vice Chairman ng House Committee on Appropriations, 2.5 billion pesos ang inilaan sa 2024 national budget. Ito ay sa pamagitan ng direct fuel subsidy para sa mga driver ng mga public utility vehicle, kabilang ang tricycle, ride-hailing at delivery service drivers. Sabi ni Campos, may bukod pang pondo na 510 million pesos para sa financial assistance ng mga magsasaka na gumagamit ng produktong petrolyo para sa kanilang agricultural machinery. Noong nakaraang taon, ang mga modern jeepney at Yuve Express drivers ay nakatanggap na ng tig 10,000 pesos. Base sa datos ng Department of Energy as of April 2, nasa kabuang 820 na ang itinaas ng presyo ng gasolina at 450 naman sa diesel. Para sa MBC-TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinag-aaralan na ng Metropolitan Manila Development Authority ang alternative working arrangements sa adjusted working hours sa mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, bagamat maraming sumusuporta sa hakbang na ito, may mga nagpahayag din ang kanilang alinlangan at mungkahi sa panukala. Ang mga detalye alamin sa balita ni Kyle Bulyas. Pinag-aaralan ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority ang magiging epekto ng mas pinaagang schedule ng pasok ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa kanilang pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Gayun din pinasusumite ang mga national government agency ng kanilang proposal kaugnay ng bagong schedule at kung maaari ay magkaroon din ng flexible working arrangement. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, bagamat maraming sumuporta sa ipinasang resolusyon ng Metro Manila Council, may mga nagpahayag pa rin ang kanilang reserbasyon sa naturang panukala. Well, may mga considerations po silang inilatag tulad po ng paano daw po yung 4 to 5 na natitira na sa aming pong palagay ay pwede naman pong maglagay ng skeletal na matitiran na workforce para po hindi maputol yung serbisyo sa mga kababayan natin. Ayon pa kay Artes, madali lamang makapag-a-adjust ang publiko kung masasanay silang hanggang alas 4 lamang ng hapon ang operasyon ng mga LGU. Samantala, tiniyak naman ni Artes na oras na ipatupad na ang bagong schedule, malaki ang maitutulong nito sa pagtugon sa matinding trapikong nararanasan sa Kalakhang, Maynila. Para sa MBC-TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Inalmahan ng transport group na Piston ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na wag nang i-extend ang PUV consolidation deadline sa katapusan ng Abril. Maraming iginiit ng presidente nitong si Moni Floranda na hindi lang mga tsuper ang maapektuhan sa naturang consolidation, kundi pati na rin ang mga pasahero. Ang buong detalye, alamin sa report ni Nicole Lopez. Kinontra ng transport group na Piston ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na palalawigin pa ang April 30 deadline para sa consolidation ng PUVs. Sa panayam ng damdaming bayan, inihayag ni Piston National President Moni Floranda na hindi lang naman mga driver ang apektado ng consolidation kundi maging ang riding public. Kaya hirit ni Floranda kay Pangulong Marcos Jr., pag-aralang mabuti ang kanya naging pahayag ukol sa consolidation. Tayo ay kinukumbina natin itong panibagong pahayag ni BBM na sinasabi nga niya na wala nang extension yung ating pag-iservisyo sa ating mga mamamayan. Sa atin lang ay dapat ay masusing pinag-aralan ng Pangulo ng ating bansa itong kanyang pronouncement kapag kata-serbiyo sa panahon na mawala talaga yung ating mga traditional jeepney. Kaya hindi lamang maipiktuhan yung ating mga operator at driver, kundi mismo yung ating mga commuters at mismo yung ating ekonomiya. Kaya't mahalaga na dapat ito ay masusing pinag-aralan. Inulit naman ni Floranda na dapat suportahan ng gobyerno ang local manufacturers ng jeep para na rin sa kabuhayan ng mga namamasada. Matatanda ang inirereklamo ng jeepney operators at drivers ang consolidation requirement sa ilalim ng PUV Modernization Program, bagay na pinagdesisyonan ng Department of Transportation na non-negotiable. Sa ilalim ng consolidation, pinapapasok sa isang kooperatiba ang tradisyonal na jeepney driver at mapag-isa sila para sa modernisasyon na kinontra ng transport groups na baka raw mauwi sa monopolya.
Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Hindi umano naghanda ang gobyerno sa epekto ng El Niño phenomenon sa bansa. Ayon kay Senator Aimee Marcos, maliban sa kulang sa plano ang pamahalaan sa pagharap sa mga epekto nito, hindi rin daw nakatulong na marami ang hindi nakinig at naniwala sa mga scientists nang magbabala sila tungkol dito noong 2023. Ang mga detalye, tutukan sa report ni Raymond Dadpaas. Kulang sa plano ang gobyerno sa epekto ng El Niño phenomenon sa bansa at kung meron man, ay masyado ng late. Ito ang paniniwala ni Senador Aimee Marcos sa paghirap nating nararanasan dahil sa El Niño. Noong nakaraang taon pa nagbabala ang Department of Science and Technology o DOST sa epekto ng El Niño, ngunit marami ang pasaway at hindi naniwala kasama na ang gobyerno. Sa ngayon ay 41 mga probinsya ng nakararanas ng matinding epekto ng El Niño. Sa Northern Luzon ay malawak na ang mga lugar ang may sunog ngayon mula sa lalawigan ng Benguet hanggang sa Ilocos Norte. Marami na rin sa mga taniman ng palay ang natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. Hinimok ni Senador Aimee ang lahat na makinig sa mga scientist dahil batay sa babala ng DOST, pagkatapos ng El Niño ay susunod naman ang banta ng La Niña na dapat ding paghanda ng pamahalaan sa pagpasok ng tag-ulan. Sa panig ng agrikultura, dapat ay i-rehabilitate ang mga small irrigation projects upang makatulong sa mga magsasaka. Dapat na rin tayong matuto sa paggamit ng tubig. Gaya ng mga pinaghugasan at pinangpaligo ay maaring gamitin na pangdilig sa mga halaman. Nagbiro pa itong para makatipid sa tubig kapag maligo ay shower with a friend. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas. Para sa ating weather update, ngayong Back to Work Thursday, April 11, 2024. Easterlies pa rin ang weather system na magdadala ng mainit at maaliwalas na panahon sa buong bansa. Dito nga po sa Luzon, maglalaro ang temperatura sa Lawag, Ilocos Norte mula 26 to 34 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Manila ay maglalaro sa 25 to 34 degrees Celsius ang temperatura. Batay po sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa 40 degrees ang init dito sa Pasay area na pasok sa extreme caution category, kaya iwasan pong magbilad sa araw lalo na sa tanghali. Samantala, asahan ng maximum temperature na 33 degrees Celsius sa Puerto Princesa kung saan posibleng pumalo sa delikadong 43 degrees Celsius ang heat index. Sa bahagi naman ng Tacloban at Cagayan de Oro, maglalaro naman ang temperatura mula 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa ating 3-day weather forecast, dumako tayo sa Metro Davao, kung saan maglalaro ang temperatura mula 24 to 34 degrees Celsius. At bagamat inaasahan na walang magiging pagbabago sa ating panahon sa mga susunod na araw, doble ingat pa rin po dahil isa ito sa mga lugar na laging nangunguna sa may matataas na heat index sa buong bansa. Samantala, lulubog naman ang araw mamayang 6:10 ng gabi. At yan ang mga pinakahuling balita sa lagay ng panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Nawala ng bahay ang nasa 500 pamilya sa sunog na sumiklab sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Batay sa report ng Bureau of Fire Protection, higit sa 1,000,000 pisong iniwang pinsala o halaga na pinsala ng sunog na tumagal na halos 10 oras dahil sa makipot na mga eskinita na lalong nagpahirap sa mga responding bumbero. Narito ang report ni Boy Gonzales. Humigit kumulang sa 300 bahay ang tinupok ng apoy sa nangyari sunog sa Isla Puting Bato, Tondo, Manila na tumagal ng halos 10 oras. Ayon sa Bureau of Fire Protection, alas 3:49 ng hapon kahapon araw na Miyerkules nang magsimula ang sunog na umabot sa Task Force Alpha ang alarma. Idineklara namang fire out ang sunog kanina lamang alauna 7 na madaling araw. Nabatid na pahirapan ng mga bumbero sa pag-apula ng apoy dahil sa hindi agad makapasok sa lugar lalo na makipot ang daraanan. Apektado sa nabanggit na sunog ang humigit kumulang sa 1,000 pamilya kung saan na nagkakalaga naman na may higit sa 1,000,000 piso ang pinsala.
Ayon sa mga otoridad, 3 bata at 1 buntis ang kabilang sa mga nasugatan sa Pier 2 at Pier 4 dahil sa naturang sunog. Iniimbestigahan na ng BFP ang tunay na dahilan ng sunog habang natili sa Delpa na covered court ang mga pamilyang nawala ng tahanan at nagpaabot na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Ayon naman kay Chairman na Anthony Igos ng Barangay 20, kailangan ng tulong ang mga pamilyang nawala ng tahanan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Manoy, unforeseen circumstances, ipinagpaliba ni Janella Salvador ang kanyang upcoming concert. Ang singer-actress agad namang humingi ng paumanhin sa fans. Narito ang aking report. Nag-sorry sa fans ang singer-actress na si Janella Salvador matapos ma-postpone ang kanyang concert dahil sa umano'y unforeseen circumstances. Ang kanya sanang nakaschedule na pagtatanghal sa April 19 ay pinamagatang reimagined bilang pagdiriwang ng kanyang 10 taon sa industriya. Thankful naman si Janella sa lahat ng mga nag-aabang para sa kanyang concert dahil maging siya raw ay excited para rito at hangad na higit pang makapaghanda oras na matuloy na ang reimagined. Una riyan, tila isang pang-asar na tweet ang hirit ng celebrity mom nang sabihing, paus kasi siya, kayo na lang. Ayan, inunahan ko na kayo nang i-quote retweet ang naturang anunsyo. Yan kasi ang nag-trending na sagot ni Janella nang tumanggi itong magbigay ng sample sa isang noontime show na umani ng sari-saring reaksyon mula sa netizens. Magunita ang kamakailan lang kinansila ang mall shows ni Janella para sa kanilang Under Parallel Skies movie ng Thai superstar na si Win Metawin matapos atakihin ng asthma ang kanyang 3-year-old son na si Jude. At sa aming pagbabalik, TV host na si Ami Perez nagbabala laban sa isang peking advertisement na ginagamit ang kanyang pangalan. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, VRV. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Paggamit ng wangwang, bawal na rin sa PBBM Administration. Tindahang pagmamay-ari naman ng pulis pinagdakawan, suspect arestado sa Alaminos, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, World Athletics, kauna-unahang sport na magbibigay ng Olympic prize money. At sa showbiz spotted, Ami Perez nagbabala laban sa isang manong menopausal relief supplement na ginagamit o gumagamit ng kanyang pangalan para mag-endorso. Hoy, bawal yan! Bangga modus at parusa sa gagawa nito, alamin! Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Target maselyuhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang $100 billion investment deal sa trilateral meeting kasama ang Estados Unidos at Japan. Paliwanag ni Philippine Ambassador to the US, Jose Romualdez, ang halagang ito ay may uugnay sa mayamang economic package ng bansa sa iba't ibang sektor tulad ng digitalization at nuclear power. Narito ang aking ulat. Target ni Pangulong Bongbong Marcos na maselyuhan ang $100 billion na halaga ng investment deals sa trilateral meeting kasama sina US President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, ito ang halaga na kanilang nakikita dahil inilalagay daw ng mga economic manager ng Pangulo ang economic package ng bansa sa iba't ibang sektor tulad ng digital infrastructure. Dagdag pa ni Romualdez, inaabangan ng Pangulo ang isang energy company na inaasahang magsusupply ng small nuclear power plant sa bansa. Ito'y kasabay ng pakikipag-usap ng Pangulo sa mga kumpanya tulad ng UltraSafe na isa sa mga magsusupply ng small nuclear power plants. Our energy requirements in the next 2 years is going to be quite big.
And the president knows that, and so he is exploring all possibilities of doing joint ventures and probably getting new technologies like the modular nuclear power plants. This is very interesting for the president and for the country as well. As you know, we have 7,600 islands, and our energy requirements is going to be quite big. Binigyan din ni Romualdez na maliban sa mga layuning pang-ekonomiya, ang pakikibahagi ng Pangulo sa trilateral meeting na ito ay ginagawaan niya ni Marcos para protektahan ang territorial integrity at soberanya ng bansa, lalo na ang mga kababayan nating mangingisdang matagal nang sumasalo ng panggigipit at panghaharas ng mga Chino sa West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Bawal na rin ang paggamit ng wangwang sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod nito, na inilabas na Administrative Order No. 18 na nagbabawal sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan na gumamit ng sirena, blinkers at iba pang mga kahalintulad na signaling o flashing devices sa kanilang mga sasakyan. Exempted naman sa Administrative Order 18 ang mga sasakyan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, fire trucks at ambulansya, pero sa kondisyong gagamitin lamang ito sa opisyal na operasyon. Pirmado na Executive Secretary Lucas Bersamin ng AO No. 18 na may petsang Marso 25 ngayong taong ito. Naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong i-regulate ang pag-i-issue ng protocol license plate sa mga opisyal ng pamahalaan. Batay sa Executive Order No. 56, mula sa No. 16 ay hanggang No. 14 na lamang ang mga protocol license plate na ibibigay sa mga opisyal ng gobyerno. Kabilang dito ang Pangulo na No. 1 ang plaka, Vice President No. 2, Senate President No. 3, House Speaker No. 4, Supreme Court Chief Justice No. 5, Cabinet Secretary No. 6, mga Senador No. 7 at mga miyembro ng Kamara o Kongreso No. 8 at mga maestrado ng Korte Suprema sa No. 9. Pinapayagan ding magkaroon ng special plates ang Presiding Justice ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at Solicitors General na No. 10, Chairperson ng Constitutional Commission at Ombudsman No. 11 at Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at Hepe ng Philippine National Police No. 14. Arestado ang isang suspect matapos pagnakawan ng tindahang pagmamay-ari ng isang pulis sa Alaminos, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa mga probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasa kustudiya ngayon ng Alaminos City Police Station ang suspect na kinilalang si Jomar Sambili, 31 anyos, binata at residente ng Barangay Telbang, Alaminos City matapos itong maaresto sa pagdanakaw sa tindahan ni Police Corporal Melchor Mejia, residente ng nasabing barangay at miyembro ng Alaminos City PNP. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, alas 5 ng hapon natuklasan ni Mejia na sira ang padlak ng kanilang tindahan at nawawala ang benta nilang 5,000 piso at iba pang mga paninda. Nireview nito ang CCTV at nakita ang isang lalaking pumasok sa tindahan at hinakot ang mga paninda at isinakay sa tricycle na may plakang 204UUD. Agad ipinagbigay alam ni Mejia sa kanyang mga kasama sa quick response team at makalipas ang ilang minuto, nasabat ang nabanggit na tricycle sa Barangay Tanaytay. Nabawi sa suspek ang 1,300 pesos cash, 3 case ng beer at iba pang mga paninda. Kasong tip o pagnanakaw ang kinakarap ngayon ng suspek. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang isang minor de edad habang sugatan ng 8 pang ibang matapos na aksidente ang kanilang sinasakyan na counter truck sa Barangay Isyo, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma, hepe ng Kawayan Police Station, 9 katao ang sakay ng counter truck na aksidente na nahulog sa daan ang nasabing counter truck. Dagdag pa ni Rizuma, mula sa isang birthday party ang mga biktima at habang papawi na nang nahulog sa kanal ang kanilang sinasakyan
kanyang counter truck. Posibleng nakainom ang driver matapos nawala ng control kung saan dedon rival sa ospital ang 12 anyos na bata. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao del Sur. Binawian ang buhay ang isang lalaki matapos itong malunod habang kumukuha ng kabibi pasado na 7 ng umaga, Abril Jesus. Sa dalampasigan bahagi ng Purok Tangigi, Badiang, Barangay Sinawilan, Digo City, Davao del Sur. Sa report, kinilala ang biktima na si alias Kukoy, 32 anyos at residente sa Cagas Village, Barangay San Roque, Digo City. Ayon sa mga otoridad, kumukuha lang ng kabibi ang biktima kasama ang kanya mga kaibigan. Ngunit biglang tumaas ang tubig dagat kaya hindi na nakaahon ang biktima sa dagat at hindi rin ito marunong lumangoy. Matapos ang insidente, kaagad na hinanap ng mga membro ng Philippine Coast Guard ang bangkay ng biktima. Ngunit magkalipas ang ilang oras, saka panatagpuang nakalutang at wala ng buhay ang biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Jun Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Balikulungan ang isang magjowa matapos makumpiska ng mga ito ng malaking halaga ng droga sa ikinasang drug by bus operation sa barangay Balon Anito, Maribeles, Bataan kagabi. Sa ulat ng Maribeles PNP, nakilala ang mga naaresto na sina alias Fernand, 47 anyos, at jowa nito na si alias Rhea, 47 anyos, na kapwa ito nakatira sa nabanggit na barangay. Nakumpiska sa kanila ang tatlong pakete ng shabu na nasa 13 gramo na nagkakalaga ito sa 88,400 pesos. Nabatid na nakatanggap ng report ang Maribeles PNP hinggil sa pagkakalat ng droga ng mga ito sa nabanggit na lugar. Kaya agad bumuo ng operasyon at ikinasa ang drug by bus gamit ay mark money na 1,000 piso. At nang positibong makabili ng droga ang nagpanggap na buyer sa mga ito ay agad silang inaresto. Sinabi ng magjowa na kapwa sila bagong laya sa kulungan sa kaso ding droga nang muling maaresto kagabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang mga maling gawain atin ang pansinin para hindi na ulitin sa DZR Reach. Hoy! Bawal yan! Hindi nauubusan ng modus ang mga taong gustong magka-instant pera sa illegal na paraan. Ang ilan sa kanila nagpapanggap na nabangga ng sasakyan o nasagasaan, maloko lamang ang kanilang mabibiktimang motorista. Panoorin ang ilan sa mga insidente ng tinatawag na bangga modus at kung ano ang parusa rito. Alamin sa report na ito. Sa kuha ng dashcam na ito, makikita ang isang lalaking naglalakad sa kahabaan ng isang highway. Maya-maya pa, tila nabunggo ito ng sasakyan kahit na diretso naman ang takbo nito. Sa isang kuha naman ng dashcam na ito, isang lalaki ang tumatawid pero maya-maya pa, tila sinadya nito na ibangga ang kanyang sarili dahil makikitang mabagal naman ang naging pagtakbo ng sasakyan. Ang mga ganitong pakulo, tinatawag na bangga modus. Kung ang ganitong modus ay nagdulot ng emotional distress sa biktima, maaaring magsampa ng reklamo sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code o Unjust Vexation. Maaaring makulong sa larin ng 1 araw hanggang 30 araw. Ang multa naman para rito ay nakadepende sa magiging desisyon ng korte. Kung ikaw naman ay hiningan pa ng pera ng salarin, maaari mo itong sampahan ng reklamo sa ilalim ng Article 318 ng Revised Penal Code o Other Deceits. Maaaring patawan ng 1 buwan hanggang 6 buwang pagkakakulong ang may sala. Kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Ang mga maling gawain atin ang pansinin para hindi na ulitin sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Olympics update naman tayo. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, magbibigay ang isang sport ng prize money sa Olympic event. Sa anunsyo ng World Athletics, may offer itong $50,000 sa mga atleta mag-uwi ng gold sa 2024 Paris Olympics. Ang iba pang detalye sa aking report.
sa kauna-unahang pagkakataon, mag-o-offer ang isang sport na World Athletics ng prize money sa mga Olympic champion para sa paparating na 2024 Paris Olympics. Sa anunsyo ng kanilang pamunuan, sinabi nitong makatatanggap ng $50,000 o nasa halos 3 milyong piso ang bawat atletang mag-uwi ng gold medal sa 48 athletic events. Ang pondong $2.4 million ay kukuhanin sa revenue share allocation ng International Olympic Committee na natatanggap ng WA kada 4 na taon. Matatandaang mula nang magsimula ang Olympics, nang gagaling ang prize money mula sa mga sponsor, kaya naman maituturing na major shift para sa Summer Games ang ginawang move ng World Athletics. Paliwanag ng presidente nitong si Sebastian Coe, ito ay bilang pagtanaw sa tinawag nitong critical role ng mga atleta sa tagumpay ng Olympics. Nilalayon din ang sport na ma-extend ang pagbibigay ng prize money sa mga silver at bronze medalist sa 2028 Los Angeles Olympics. Paglilinaw rin ng WA na inilatag nilang planong ito sa IOC kahapon, ilang oras bago ang nasabing anunsyo at sa ngayon wala pang formal na diskusyon sa pagitan ng dalawa. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Milly Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Hashtag fake advertisement. Nilinaw ni Ami Perez na hindi niya ini-endorso ang isang brand ng gamot na ginagamit ang kanyang pangalan sa social media. Ang mga detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Nagbabala sa publiko ang TV host na si Ami Perez laban sa isa umanong menopausal relief supplement brand na ginagamit ang kanyang pangalan para i-endorso ang naturang produkto. Sa pamamagitan ng isang Instagram post, kalakipang screenshots sa mga tinawag nitong fake advertisement. Nagpaalala si Chang Ami na mag-ingat po tayo. Paglilinaw nito, hindi siya gumamit at never gumawa ng review para sa naturang gamot. Pagdedetalye pa ng TV host, ang video na ginamit ay kuha raw sa kanyang interview sa isang doktor at ginamitan ng Artificial Intelligence o AI para palabasin na binabanggit niya ang naturang brand. Isa raw kaibigan ang nagpaalam kay Ami ng peking ad at nakakatakot niya kung paanong parang boses daw talaga niya ang lumalabas sa video. Magugulita na hindi ito ang unang beses na ginamit ng walang pahintulot ang pangalan ng mga artista para makapang-scam o gumawa ng fake advertisement. Ilan sa mga nagbabala na laban dito ay sina Vice Ganda, Mateo Gricelli at Oggy Diaz. Para sa MBC TV Network News, ito po ang iyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam Edniel. Maraming salamat, showbiz angel. At kanina kay Matchpoint Millie. Yan ho ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Webes. Ito po si Edniel Parrosa. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, makwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.